Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong magbigay ng reaksyon sa post ni Crisette Laureta Chu sa kanyang social media accounts. Okay. Isa itong si Crisette sa mga pinakamatalino at pinaka-influential na bloggers sa Pilipinas ngayon, diehard Duterte supporter. Okay, ito. Basahin ko ha. 24-year-old Basti Duterte in 2013 Leyte, helping carry cadavers and clean up heavily affected areas during the aftermath of Yolanda. Okay, sa post ni Crisette, nandyan yung litrato ni Basti Duterte, yung na nakaupo dyan, na naka-block, parang nagpapahinga. Talagang nandun pala si Bas, hindi lang si PRRD ang nandun pala nung just after Yolanda, pati itong si Basti Duterte, bata pa siya noon. Okay, so dagdag sa post. Pictures that even I have not seen till now. Pictures that Martin Romualdez cannot buy because as his congressman Judy Acedri admits, he was busy barking orders from Manila and would not stay in Tacloban. Brownout nga naman at amoy patay at walang makain. This is what real public service looks like. To all Filipinos over the Philippines, huwag kayo ma-impress sa pinagtatapal sa inyo na 10,000 pesos. Dahil galing yan sa tax nating lahat. Hindi yan galing sa bulsa nila. Ginagamit nila ang tax natin para pabanguhin ang pangalan nila kasi wala silang ganito, yung public service. Consistency and true, sincere public service, the mark of Duterte. Sana nga tama that Basti is going to shape up as somebody very much like his father. Wala kayong ganito, Martin. Puro kayo photo ops. Puro kayo utos. Puro kayo senyorito. Charis! And then, yan na. Grabe, no? Ngayon ko lang nakita ito, litrato ni Basti na nandun talaga sa Tacloban. Ano? Tumutulong pagbuhat sa mga nasawing palad, paglilinis, pagdidistribute ng ano. Ito, napakalaking pagkakamalin na naman ng Pangulo. Yung nag-remarks pa siya na walang nagawa ang Duterte administration sa Yolanda. Dito na nag-ugat lahat, kaya naglabasan itong mga pictures na ito. It's a common knowledge na ang unang dumating na tumulong sa Tacloban ang grupo ni then-Mayor Rodrigo Roa Duterte kasama ang kanyang anak na si Basti. So ito, nakakahiya. Ay, Speaker Martin Romualdez, nasaan siya by that time? Okay, ang unang nag-bulgar nito si Senator Amy na wala si Martin Romualdez sa Tacloban kasagsagan ng ano ng Yolanda. At ito, sinigundahan na ngayon, naipit na sila na corner, inadmit ni Congressman Acedri ng Tingog Party List na wala nga si Romualdez sa Tacloban. Nasaan? Sa Manila. So, ano ngayon, Mr. President?
ang pinsan mo, mismong lugar niya, wala siya doon. Mabuti pa ang mga Duterte, mabilis, nagpunta doon. So tapos sasabihin ninyo na walang nagawa ang mga Duterte. Ako, hindi pa presidente ang Tatay Digong. Nandun na siya. How much more nung presidente na siya? Marami nang naglalabasan ngayon. Mabuti na lang at maraming vloggers na pumunta sa Tacloban. Ini-interview ang mga residente. Pinapasinungalingan nila ang statement ng Pangulo. Tinatawag nila ang Pangulong sinungaling. Bakit? Ang daming nagawa ng mga Duterte doon. So, ito, salamat sa ano. Consistency. Ito, mag-focus ako dito sa statement ni Crescent na consistency and true, sincere public service. That's the mark of a Duterte. I agree. Ako, matagal na ako sa Mindanao. 1985, dumating ang pamilya ko sa Mindanao. Up to now, Mindanao na kami. Palagi kaming magbisita sa Davao. Talagang ang feedback ng mga tao tungkol sa mga Duterte is makatao sila. Hindi sila mapagmataas, no? Pero man, natapos yung 6-year term ni PRRD as president. May bato ba sa kanya na korupsyon? Nagka-mansion ba siya? Nagka-bahay ba siya? Wala. Saan siya nakatira? Doon pa rin sa lumang bahay nila. Yung minana pa niya sa kanyang mga ano. Kita ko yung bahay nila sa Davao eh. Talagang hindi mo akalaing bahay ng presidente. Oh. Kahit mayor, hindi nga. Ordinaryong bahay. Yun. Tapos, ang asenso ng Davao. Noong 1985, dumating ako sa Mindanao. Talagang napakagulo ang Davao na kulang sa development. But because of the Dutertes, yung sincere, real public service nila, umangat ang Davao. Ang pinakaasinsadong siyudad sa buong Mindanao is wala nang iba kundi Davao. Yun po, ang tatak Duterte. And then, si President Duterte lang ang presidente na may pinakamataas na rating mula sa satisfaction and trust rating ha? Mula sa pagsimula hanggang natapos siya, excellent pa rin. Ang taas. Umalis siya sa pwesto, nasa 80 plus ang kanyang satisfaction and trust rating. Kumpara mo sa administrasyon ngayon, hindi pa siya nakadalawang taon, wala na. Pabulusok na ang kanyang satisfaction and trust rating. Ang pinakahuling ano niya is 49% na lang yung kanyang satisfaction rating ni PBBM. Wala na. Nang nagsimula, maganda pa ang lahat. Maka 80 plus din ata siya. Maganda, excellent. Kaya lang, after 2 years, ang taong bayan nagmamasid, iba na ang nakikita. Taliwas na. Nung umpisa, maganda. Kasi buo pa ang unit team. Yung first year of panunungkulan, okay pa eh. Kaya lang, nagsimulang lahat nung may nakialam na. Nung nandyan pa si Attorney Vic Rodriguez, maganda. Sayang eh. Kung nagtuloy lang sana ang partnership ng PBBM with Attorney Vic as Executive Secretary, maganda sana ang kalagayan natin ngayon. Kasi ayaw ni Attorney Vic ang mga appointments na mga dubious o gagawa lang ng kalokohan. Kaya lang, yung makapangyariang tao, nakialam. Tapos, sinunod ng presidente yung tao na yun, wala. Kapilitan, nag-resign si Attorney Vic at tingnan yung nangyari ngayon. Ang ating bansa, palubog na. Inflation, hindi nila masalanta, hindi nila ma-stop-stop. Tapos, tuloy pa rin ang problema natin sa droga, smuggling, hoarding, tapos political unrest, yung mga ano nila sa People's Initiative, Charter Change, Senate Codita, kung ano-ano pang, so, grabe. So,
Sana next time, mag-isip muna sila bago magbitaw ng remarks na walang nagawa ng mga Duterte. Kasi, and you will know the truth, and the truth shall set you free. Tatak Duterte, maaasahan, hindi pa sila, wala pa sila sa power noon sa Pilipinas. Nagsisilbi na sila na behind camera. Hindi katulad ngayon, yung isa dyan na palaging photo ops, ang galing, lahat ng galaw niya, may press release, lahat ng galaw niya, may binabandera sa media. At anong resulta? Ang mga presidential surveys, palaging kulelat, hindi makakuha kahit 1%, nakakaawa. So, mahiya naman kayo. Tularan nyo ang mga Duterte.